kung mahal, mga ka-taxpayer, kung mahal, I love you. Naranasan niyo na ba o na-experience niyo na na pinahiram niyo yung records niyo sa BIR? Eh, pagkatapos nilang gamitin, ayaw isole. Anong nangyayari sa inyo, mga BIR officer? Nag-aralan natin ito. Nag-aralan natin. So, mga ka-taxpayer kong mahal, naipangako ko na itutulungan ko kayo para maging different. Different from previous years na ginagawa ko ninyo. So, umpisahan ho natin sa tinatawag kong letter coding. Ayan. So, to be different, you must think different, you must act different, you must produce different. Yun lang kasimple yun. So, and ini-invite ko kayo na mag-join. Oy, nandito pala si G. Magandang araw sa iyo, G. Ang pag-aaralan natin ngayon is itong ginawa ko. No, isa sa mga innovation na ginagawa ko when dealing with government officials, kahit sino, sa land bank, sa registry of deeds, dinadagdagan ko na siya ng emoji. Ayan. Natutunan ko ho ito sa ano, sa TED Talk. Pag nag-TED Talk ako, kinukuha ko yung mga mabubuting gawain ng mga tao para ma-encourage ko na magtrabaho ng maigi yung pong mga BIR officials at yung government natin. So, naisip ko, based dun sa napanood ko, maglagay ako ng ganito sa aking mga letters para malaman ng mga government officials ano feeling ko sa kanila. Ayan. So, isa ho itong bagong innovation sa paggawa ng letter. Inilalagay ho ko yan sa letter sa first page. Okay, usually ho, nag-uumpisa ho ako ditong I feel fair about your service. So, walang personalan. Service ho yung pinag-uusapan. So, kung wala pa siyang ginagawa, eh, I feel fair. Ayan, sinasabi ko na kagad, nandun yun. So, meron siyang option. Pag binigay ko yung ganyan, meron siyang option. Gusto niyo ba na maging demonyo? O matuwa ako sa kanya? Ayan, nakikita niyo yung aking cursor gumagalaw, ano? So, pag hindi siya kumilos, ito yung bibigay ko sa kanya. I feel bad about your service. O pag natuwa naman ako, I feel happy. So, ito yung mga emoji na to, eh, available na ho yan sa ating tax specialista community sa discord.com. Kung hindi pa ho kayo sumasali, eh, pwede ho kayong sumali. At doon ho sa mga gustong kontakin ho ako, yan ho yung aking mga telephone numbers na pwede po ninyong puntahan at pagta-text at pagtatawagan. Ayan. So, balik ko tayo rito. The another innovation na ginagawa ko, eh, the usual, pag gumagawa ho kayo ng letter, and laging nasa black and white. Ayan. So, black and white, ang ibig sabihin nun, black. Black yung letter, tapos yung iyong background, ay white. Katulad ng nakikita nyo, itong aking libro, black and white eh. May kulay ano lang. So, black yung kanyang text, yung words, yung numbers, yung kanyang tawag nito. Eh, katulad nito, para mapabilis. Diba? Lahat na isusulat niya dyan, karamihan ng tao, siguro mga 80% or 90%, hindi ko rin alam ang number. Puti yung ginagamit na papel at yung ink doon sa papel ay itim. So, black and white. Sabi ko, bakit lagi na lang black and white? So, kung napapansin ko, yung mga government offices, katulad ng BIR, eh yung kanilang hi kay Marisa, okay? At na nagko-comment si Marisa, ayan. So, yung kanilang papel, ang dami! Katulad ng papel. Katulad ng opisina ko, tambak ang papeles. So, naisip ko na nakakainis. Pag naghahanap ka ngayon ng dokumento, nahihirapan ka kasi puti, itim, yung makikita mo. Sabi ko,
natatagalan ako. So, efficiency and effectiveness ko nababawasan because of something na hindi ko makita agad dahil nga pare-parehas ang kulay. So, sabi ko, ang buhay ba ng tao ay puti at itim lang? Baka pwede naman nating dagdagan. So, inumpisa ako, nag-e-innovate ko ako at gusto kong i-share sa inyo itong ginagawa ko. So, ito po ngayon, ang unang ginawa kong innovation, sige, lagyan ko ng, huwag naman, ginawa kong gray. Tapos, nilagyan ko ng background na ito yung logo ko. O yan, nakagawa ako ng sarili kong design ng aking papel. Ayan. So, yan ho yung mga papel na ginagamit ko. Ngayon, meron pa akong mga design. Sabi ko, color coding. Dalawa ho kasi yung epekto ng pagko-color coding ng papel o tawag nito, dokumento na pwede nating ibigay sa BIR. Pwede nating i-color coding yung text. Puti pa rin yung ating typewriting o yung paper na gagamitin. Pero yung text, ibang kulay. O, kita mo, iba-ibang kulay ako gumamit. Eh. Para madali hong matandaan magamit. Kasi, pirmahan mo sa kulay blue, pirmahan mo sa kulay orange, ganon. Madaling isipin. Tsaka yung mga, on the part of the taxpayer, madaling turuan yung mga messenger, yung mga nasa logistic. O, yung kulay blue, atin yun. Yung kulay puti, sa BIR yun. Yung kulay orange, sa office ng presidente. Sa office ng civil service, yung brown. So, madali silang isip. Katulad ngayon, nag-utos ako. Mali yung naipadala sa BIR because maling kopya. Yung kopya ko yung napadala, hindi. So, yung kopya na pang BIR, naiwan sa akin. Yung kopya ko, napadala sa BIR. Hindi mali, di ba? Wala ngayon akong kopya noong letter na gawa ng BIR. Kasi yung mismong letter na pang BIR, napadala sa BIR. Nakalampitong ko ba? So, para maiwasan yung maling ganun, sa isip ko siguro dapat lagyan ng kulay. Ayan. So ako, ayan, katulad nito. Ayan. So na-develop ko na pwede mo palang gawin pang background yung letter ng BIR. So ginawa ko pang background yung letter ng BIR. Hindi lang yon, nilagyan ko ng kulay mismo yung papel. Kaya pag perinate yung papel, iba-ibang kulay. Itong green, ayan, halimbawa, yung green para ho sa preliminary assessment notice. Ganyan yung ginagawa ko ngayon eh. Yung kulay yellow para ho sa notice for informal conference. So nasa sa inyo ho yung kulay blue, pwede niyo gamitin kung anong particular letter ng BIR. Sabihin na lang natin para pangsagot ho ito sa letter of authority. And of course, marami pa hong pwedeng gawin. Ayan. Itong kulay na to, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ikinulay ko. So, pwede ho ninyong iba-ibahin yung kulay base ho sa feeling ninyo, base ho sa naiisip po ninyo, brain and heart. So, yun ho ang kagandahan ng color coding. Pag natanggap po ng BIR yan, kakaiba kayo. At kung sakaling maghahanapan kayo ng letter, pwede nyo sabihin, pakihanap mo yung kulay blue na letter. Ayan ho yung background na kulay blue. Akin ho yan. So, walang kulay blue na ganong letter na natanggap sila. So, madaling i-trace ngayon yung dokumento mo. At hindi lang yon. Pag may emoji, madaling matandaan ako. Ito yung sinasabing fair lang ang binigay sa akin. Gusto ko na ibigay niya na maging happy siya sa akin. Uy, ayoko ito, nadi-discourage sila. Ayoko maging demonyo. Ha? So, magtatrabaho ako ng maayos. So, in-encourage mo ngayon yung BIR sa pamamagitan ng colors at saka ng emoji. Nag-a-appeal ang emoji sa kagandahang asal. Yung color is madaling i-trace. Yun lang ho ang sinasabi ko. On the part naman ng taxpayer, madaling hindi mamimix yung mga documentation mo. Lalo na si G at saka si Marisa, may mga kanya-kanyang kliyente yan. Maraming kliyente. So, pwede mong i-assign ngayon yung kulay red para dito sa kliyenteng to, ABC Corporation. Itong kulay blue para ho sa XYZ Corporation. Or pwede namang pagkulay orange, pang-individual, pagkulay yellow,
pang-corporation. Nasa sa inyo ho, marami hong pwedeng gawin. At saka matutuwa ho yung inyong mga kliyente kung sakasakali ho ito magagawa nyo, makakagawa kayo ng ganito. Exclusive lang sa kanila ho. Yung kanilang logo, kung walang logo yung kliyente mo, di gawa mo ng logo, libre mo na lang sa kanila yan. Marami naman ngayon sa mga websites na nasa internet na nagbibigay ng libreng gamit ng kanilang program para makagawa ka ng logo. So, nasa sa inyo lahat yan, Sir Bossing, mga ka-taxpayer kung mahal. Color coding ng inyong mga letters na ipare-receive sa iba't ibang government agency, iba't ibang purposes, ayan, iba't ibang mga pangalan. Ayan ho yung lecture ko sa araw na to, no? At para naman doon sa iba pang lecture ko, makikita ho nyo rito, gumawa ho ako para ho, ito ho ay para sa lecture ko sa mga gustong maging tax specialista. Ayan. So yung mga tax specialista po natin, may tinatawag ho kasing technique ho ito eh, para hindi ho naliligaw ho yung utak ninyo sa dami ng kliyente. Mali-mali na yung ginagawa, nagcha-chapsoy-chapsoy na. So para maiwasan to, pwede naman ito nasa computer nyo lang, pwedeng naka-print na naka-attach ho sa ano po, sa folder or docket ng kliyente nyo, na pwede nyo tingnan, no? Nasa cellphone nyo, pwede nyo tingnan. Pwede nyo itong kopyahin eh. Ayan. So ang tawag ho dito ay progress monitoring. Ayan. So ang progress monitoring, ayan, na lumalabas na ho yung mga letter of authority sa 2020, ang gawin ho ninyo, one page lang naman ho ito eh, one page, progress monitoring. So may letter of authority kayo, case, yan ho yung pangalan ng taxpayer na may problema sa letter of authority, ano yung address, sulat nyo, TIN, sino yung contacts, kung marami ho yan, edi ilagay nyo lang ho dyan. So ito po yung tamang paggawa. Isa-isahin ko lang ho. Pagbigyan nyo lang ho ako. So, may apat kong columns yan. Ang first column ay yung dated. Ibig sabihin, anong date nitong mga letters na ito? Ito yung, anong year involved? Taxable year 2020. So, huwag ka magdagay ng mga information na hindi para sa LOA number na ganito at taxable year na ganito, 2020 for example. Okay? Kailan mo na-receive yung letter at kailan mo pina-receive o sinagmit. So, yun lang simple column para hindi ho kayo malilito at the same time, maiwasan ho yung estoppel. Ang laro ho kasi ng BIR, estoppel. Lahat ng government agency, estoppel. Okay? Ang ibig kong sabihin ng estoppel, eh hindi mo in-exercise yung right mo, therefore, hindi mo na siya pwedeng i-enforce. Yun lang ang ibig sabihin ng stoppel. Pero ang government, eh wala akong stoppel yan. Magkamali at magkamali yan, sasabihin lang na, eh hindi kami, hindi valid ang stoppel sa amin kasi ang pagkakamali ng aming mga empleyado ay hindi pagkakamali ng government. Tama naman mo yun. Nasa batas natin yung sinasabi niya. Pero sa taxpayer, wala akong ganun. So simple lang ho yan. Ha? Kung kayo ay humahawa ko ng kliyente, unang-una ho, dapat meron kayong letter para sa mga barangay official, dinidisqualify nyo sila na ma-involve sa inyong business. Meron ho di kayong letter para ho sa Philippine Postal Officials na ililid nyo sila paano ang tamang pag-deliver ng letter sa inyo. Kasi ginagamit ho ng BIR ang BIR officials, ang barangay officials at ang Philippine Postal Officials para ho sa kanilang kapakinabangan at para ho sa disruption or sa damages na itatama doon sa taxpayer. So, para hindi ho kayo tamaan ng damages or attacks or mga misfortunes na ginagamit ang resources ng barangay officials at the Philippine Postal Corporation, dapat may letter kayo sa kanila. Nililid nyo sila sa tama. Kasi ang BIR, ililid sila sa favorable result para sa kanila. So, ibalik mo. And then, meron kang naming decision maker at saka naming receivers, naming server. Ang ibig lang mo sabihin yan, kung kayo ay individual, gawa ka ng special power of attorney.
i-appoint mo yung dapat mong i-appoint. Decision maker, server, receiver. Pag kayo naman ay corporation, eh, kailangan nyo ng board resolution. Again, name, appoint, designate. Decision maker, receiver, server. Yan lang, ganun lang ako kasimple yan. So, hindi kayo maliligaw dito sa tinuturo ko, lalo na yung mga gustong mag-practice ng pagiging tax specialista. Ano po? So, ito po ilalabas natin sa YouTube, ha? So, pwede ho ninyong ulit-ulitin itong tinuturo ko sa inyo. At bago ko ituloy ito, eh, naghahanap po ako ng interns para ho na makasama ko sa aking hanap buhay at makapagbigay ho ako ng hanap buhay sa kanila at kaalaman. Sabi nga ni Alinyo, ang laman ng bulsa mo ay perpendicular sa laman ng utak mo. So kung walang laman ng utak mo, edi walang laman yung iyong bulsa. So huwag kang magalit. Kung walang laman talaga utak mo, wala ka talagang pera. Yung ganun, nakasimple yun. So pag halimbawa nakareceive na kayo ng letter of authority, susulat nyo rin dito. Anong date ng letter of authority? Kailan nyo na-receive? Anong date ng checklist? Kailan nyo na-receive? Importante ho yan. Okay? Tapos, ano yung mga pwede mong isagot dyan sa BIR letter of authority? Nasa ilalim lang. Immediate request for audit. Ah? Compliance notice for audit checklist. Ayan. Second and final immediate audit request. Yan ho yung mga simpleng dokumento na pwede ho ninyong tawag nito magamit. Eh, alam nyo naman po ang BIR, eh, pare-parehas lang naman ho yan sa buong Pilipinas. Definitely, pare-parehas din ang sagot na letter dyan. So, meron ho tayong mga letters na ginawa na. Hindi na ho kayo gagawa kasi available na ho itong mga letters na to. Pwede nyo kontakin yung number na yan or pwede nyo i-download yung mga letters na to sa taxpayer.com or sa emelinotmaestro.com. So, hindi nyo na ho kailangan gumastos. At gusto ko lang ipaalam sa inyo na nasa ka-taxpayer fan page kayo o Facebook. So, halimbawa naman, meron na kayong natanggap na BIR first notice. The same din, BIR second final notice. So, ang sagot din yan, dito rin eh. Okay? Kung nakatanggap naman kayo ng BIR subpoena duces tecum, ang sagot na letter dyan ay compliance letter for SDT. Kung nakatanggap kayo ng BIR Notice of Discrepancy, BIR Details of Computation, ang sagot ho dyan ay Closing Conference Request, Questionnaire, at saka NOD Objection. Kung BIR Preliminary Assessment Notice naman po, BIR Details of Discrepancy ang natanggap ninyo, ang sagot dyan, Pan Protest. BIR Formal Letter of Demand, BIR Details of Discrepancy, BIR Assessment Notice, ang sagot dyan, Formal Letter of Demand Protest. Okay? At ang huli natin ay BIR Final Decision on Disputed Assessment, BIR Details of Discrepancy, FDDA Protest, Final Decision on Discrepancy. So, itinuturo ko sa inyo sa araw na to, pwede naman nyo itong i-download. Ilalagay ko itong specific na progress monitoring report na to sa ating pong tax specialista community dyan po sa tax specialista community at discord.com. Magmembro na po kayo doon. Pwede po kayo magtanong. Pwede kayong sagutin ng ating mga komunidad. Parang may Google community, may iPhone community. So, yung hindi kayang sagutin ng iPhone, eh yung mga naka-experience nun yung sumasagot. So, ito po, again, napakaganda ho ng pwede ho nating pagbabago sa ating buhay, gumamit ho kayo ng emoji as an appeal for better services from our government and public officials. Ayan po. And gumamit din po kayo ng color coding. Nakikita nyo sa likod, ginagalaw ko. Color coding background ng inyong letters or color coding text ng inyong letters para maging different po kayo sa karamihan na nagsasagnit. Okay? So, pag-usapan ho natin later on yung RMC 80-2021 na nag-extend ng write-down ng BIR into substantial number of days, hindi ko matandaan.
At salunis ko na ho yung gagawin. So, marami hong salamat mga taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you. Oh, nandito rin pala si Josie, si Virginia, saka si John Ramos. Maraming salamat, John, si Virginia, si Marisa, si Josie, at si G. See you later!